Hi mga kamisis ko, meron tayo ngayong cooking show muna. Gagawa tayo ng chicken arroz caldo. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit kong sangkap. Para naman, kahit papano, ito yung ano, sarili kong tawag doon, sarili kong paraan ng aking pagluluto ng chicken arroz caldo. Meron tayong safflower. Ito yung bawang, sibuyas, ginger, tapos yung onion leek. Then, turmeric, fish sauce. Ayan ang chicken, nalinis ko na. Ito yung malagkit na bigas. Okay. Ngayon, iniinit ko na yung aking paglulutuan. Lalagay ako ng mantika. Olive oil po yung aking ginagamit dyan. Naisip ko lang magluto nito kasi malamig ng panahon. Now, pag mainit na yung mantika, ilalagay ko na po yung or ilalagay nyo na ang bawang. Tapos haluin lang para hindi po siya masunog. Kasi kailangan lang natin ng mild brown. Kasi pag nasunog nyo yung bawang, ang kalalabasan, papait po yung lasa ng arroz caldo nyo. Hirap nang walang camera. Ano, naghahawak ng camera. Walang cameraman. Ayan, haluin lang siya para hindi masunog. Tapos, isunog na yung sibuyas. Kung napapansin nyo guys, malayo yung aking chopping board kasi lahat ng ingredients ko is nasa chopping board. Tsaka, mabigat po yun. So, paisa-isa lang. Ayan, haluin din po para hindi masunog yung naunang nilagay natin dyan. Yung bawang. Haluin siya. Isunod natin yung ginger. Ayan, papansin nyo, diba yung kulay niya is mild brown siya, yung bawang dun. At ngayon, isunod natin ang ating hiniwang ginger. Mas maraming ginger, mas masarap po yun kasi mas malasa. Haluin lang din. Kailangan kasi haluin mabuti para hindi masunog siya eh. Tapos maaamoy nyo yung ng ginger kapag okay na siya. Saka nyo ilalagay yung inyong chicken. Igisa nyo po yung chicken para malis yung kanyang lansa. Kung napapansin nyo, ipaisa-isa yung lagay ko para ma-even siya sa loob. Kasi medyo maliit yung ating pinagluluto. Haluin mo rin para yung nasa ilalim niya, lalo na yung bawang, hindi siya masunog. Kitang-kita pa yung aking mga sinampay.
Nasa background namin ang mga sinampay. Kasi walang init eh. Malamig dito, winters. No? Yung mga nilabhan ko, nilalagay ko dyan bago ko i-fold. Kasi nga, malamig pa pagaling sa labas. Eh, naka-on yung aming heater. So, at least, nagiging ano siya. Kumbaga, nagiging warm din yung aking mga nilabhan. Kaya nasa background ko siya. Pasensya na po. Ayan, haluin mo rin after mo na ilagay yung chicken sa loob. Kasi, baka masunog din siya. Gusto ko kasi, ano, medyo brown na siya yung chicken ko. Kapag nagluluto ako, gusto ko binigis ako muna yung chicken bago ko ilagay yung susunod na ingredients natin. Kasi, the more na naging brown yung skin ng chicken, the more na mas masarap at malinam na. Malinang lang, masarap syempre. Ayan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo. Kapag hindi nyo sa hinalo, masusunog yung bawang sibuyas at yung luya natin rin sa hinalo. Kaya kailangan natin haluin. Sensya na po ah. Yung hawak ko dito sa aking camera ay medyo wala na sa anggulo. Kaya pasensya na po sa mga nanonood. Susunod na natin yung patis sa pagigisa. Kasi yung patis po ay nakakapangpalasa o mas masarap kapag ginisa natin siya together with our ingredients. O, diba English yung mga kamamshi? Kamamshi, yung kamesis ko dyan. Ayan. Nakikita nyo, medyo brown na din siya yung chicken. Haluin lang din after mailagay yung patis. Ayan, para mas maganda at even to yung ating ayan. Lasa. Even sa chicken. Para manunot dun sa chicken yung patis. Kaya, ganun po ang paglagay ng patis. At ito, nilagay ko na yung kanin. Malagkit po yung kanin ha. Hinugasan ko na yun. Tapos, syempre, nilagayan ko lang ng tubig para hindi siya sunog. Ayan. Kumukulo na. At i-check natin. Diba? Bongga. Haluin din. Para hindi masunog yung kanin sa ilalim. Ayan, yung tubig niya, i-chansan nyo lang po ah. Kasi ako, alam ko na po kung gaanong karami yung tubig ko. Yung ginamit kong bigas is, yung takala namin dito, maliit lang kasi. So, naglagay ako ng 2 bowl ng tubig, yung mangkok. Ayan, kung napapansin nyo, nagiging sticky na siya at maglalagay ako ng turmeric. Alam mo kung bakit ako naglalagay ng turmeric? Para magkaroon siya ng parang kulay na a little bit yellow lang. Pero yung turmeric kasi is more healthy than the food color, okay? Hindi naman ako naninira, pero mas prefer ko maglagay ng turmeric. Kasi yung turmeric po may benefits po yan sa katawan natin. Makikita nyo, medyo yellow na nga siya. Tingnan nyo, guys. O, diba? Galing lang yun. Nagmamagaling lang po. Sorry, guys. At ito po yung nilalagay ko is yung safflower. Medyo may kamahalan po ito pag bibili kayo sa ibang shop dito. Pero, luckily, nakita ko to sa Philippine store. Shout out sa Philippine store na pinagbilhan ko nito dito lang sa malapit sa amin. Ayan. Ito kasi masarap kapag naglagay ka sa arroz caldo mo. Ewan ko ba, bakit mas gustong-gusto ko talaga to? Masustansya din po yan, ha? Yung safflower. Kaya medyo may kamahalan, eh. Yung iba niya nakalagay sa maliit lang na bottle. Ang laki na ang price niya. O, diba? Tingnan mo naman yung kulay niya. May pa-flower daw. So, boy, ganun. Haluin lang din. Para hindi
siya masunog sa ilalim. And final touch, yung aking onion leaves. Tapos, ito po yung sikreto ko dito kung bakit iba yung aking arroz caldo. Ay, sabay ganun. Pero yung iba, pwede kayo gumamit ng kalamansi. Iwalang kalamansi dito sa Australia. Kaya ang ginagawa ko is yung lemon na lang. Pero ganun din naman po. O, ayan. Ready na. Ready to eat na tayo. Yung aking may chili.